Kamusta mga kasabi ko, na-miss ko kayo? This time, usapang Versant. Nasense ko kasi na naghahanap ka ng video kung paano makapasa sa Versant na yan. 3 AM in the morning, ginawa ko na itong video na ito agad-agad para may mapanood ka. Tuturo ko sa'yo, hindi siya step-by-step procedure or tips kung paano makapasa. Tuturo ko na agad sa'yo yung discarding malupit. Hindi kasi kailangan talaga ng talino, guys, kung para lang makapasa sa Versant na yan. Kailangan mo lang discarte. Share ko na rin sa inyo yung ginawa ko dun sa kung paano ako nakapasa sa previous company ko sa mga Versant nila. Share ko din kung paano yung mga discarding ginawa ko nang kahit hindi ako masyadong magaling sa English, konting-konti lang talaga alam ko. So bago tayo mag-umpisa, guys, make sure to click the subscribe button para updated ka sa mga call center techniques na ginagawa ko linggo-linggo, at para magkaroon ka na rin ng konting kaalaman dun sa mga kwentong suwabe videos ko. So yun na nga, guys, bago ako mag-umpisa, pa-intro muna. Kuya Rene Boy, ano nga ba yung Versant na yan? Ang Versant ay isang voice exam na kadalasang ginagawa, it's either computer or via telephone. So ang gagawin natin dito, mga kaswabe, makikinig ka lang sa mga instruction na ibabato sa'yo ng telepono. May nagsasalita ron pero automated message lang yun. Wala kang kausap dito, kaswabe, kaya hindi ka dapat kabahan. Ang Versant din ay isa sa mga major process pag nag-a-apply sa call center. Pero hindi lahat ng company ay meron ito. Pero mas magandang handa ka pa rin. Kaya ginawa ko itong video na to para mapaghanda mo itong Versant na to at sisiguraduhin natin na hindi ka liligwak pag nag-process ka nito. Lagi mo lang iisipin, kaswabe, na ang Versant ay isang computer-generated lamang para ka lamang nakikipag-ungguyan sa computer at walang nag-e-evaluate dito na tao. Puro computer lang ito, guys. Siya rin ang nagbibigay sa'yo ng magiging score mo bandang huli. Ang Versant ay mayroong 5 kategorya na kung saan titignan lang nito kung gaano ka kalinaw magsalita sa wikang Ingles. Titignan din ito kung gaano kaayos ang iyong pronunciation. At syempre, para matignan din kung hanggang saan ang kaya mo pag nagsasalita ka ng wikang Ingles. Eh Kuya Rene Boy, ano nga ba yung ituturo mo sa aming diskarte? Well guys, bibigyan ko kayo ng 3 diskarte. Swabeng-swabe, ewan ko na lang kung hindi pa kayo makapasa. Unang-una, loud and clear pag nagsasalita ka. Pangalawa, common sense. Pangatlo, lyrics ng kanta. Isa-isay natin yan, mga kasabi. Tune in. Papakita muna ako sa inyo ng sample ng Versant. Actually, napakita ko na sa inyo ito sa nakaraang video ko. Kung napanood nyo na yung call center tips sa nakaraang video ko, nandyan lang yun sa link na nilagay ko sa description sa baba. Pakalat-kalat lang yun dyan. Patawad mga kaswabe kung medyo hindi ko na-emphasize yung video na yun. At ang masakla pa nun, medyo na-overcome pa yata ng background music yung sinasabi mismo dun sa Versant. This time, mas pag-uusapan natin siya, kaya hiniwalay ko itong topic na to at para mas maintindihan nyo rin at makuha yung mga tamang diskarte kung paano mapapasa itong Versant na to. Umpisa na natin. Part A, reading. Please read the sentences as you are instructed. Basahin lang daw, kaswabe. Read sentence 2. There are a lot of tasks to be carried out in a short time. Huwag kayong mahiyang sabayan ako, kaswabe. Now, read sentence 4. For most people, commuting to work in this city is a nightmare. Now, read sentence 9. Next year, Jake is planning a trip to visit Lima, Peru. Diyan na pumapasok yung mga post, kaya be mindful with the period and comma. Part B, repeat. Please repeat each sentence that you hear. Gaya-gaya lang tayo dito, guys. The taxi arrived late due to the rain. The taxi arrived late due to the rain. The professor asked a very difficult question.
The professor asked a very difficult question. May I please order tea with honey and lemon? May I please order a tea with honey and lemon? So, pagpatanong, pataas lang ang intonation. Part C, questions. Now, please just give a simple answer to the questions. What language is spoken in Japan? Nihongo. Is a bachelor a man or a woman? A man. How many eggs are in a container of a dozen eggs? 12. Do you sit in a choir or a chair? In a chair. Sentence builds. Please arrange the word groups into a sentence. The horse, the cowboy, rides on. The cowboy rides on the horse. The falling, very pretty, leaves are. The falling leaves are very pretty. The dishes, did you finish cleaning? Did you finish cleaning the dishes? Story retelling. You will hear three brief stories. Each story will be spoken once, followed by a beep. When you hear the beep, you will have 30 seconds to retell the story in English. Try to retell as much of the story as you can, including the situation, characters, actions, and ending. You will hear another beep at the end of 30 seconds. Emily planned a trip to South America. She started saving for the trip. Emily also practiced speaking and reading Spanish. She enjoyed learning about the places that she would see. On the day of the trip, she was ready to go. Emily is preparing and planning to go to South America. She also read and practice on how to speak in Spanish language. She did some research on the possible places that she may visit when she gets there. She also enjoyed learning about the culture and tradition in South America. On the day of the trip, she was very excited and now ready to go with a smile on her face. So, yun na nga mga kasuabi. Kapag narinig yun na yung beep, magbibigyan kayo ng 30 seconds para magsalita. At pag natapos na yung beep, ay hihinto na kayo. Huwag niyong sasayangin ng 30 seconds na yun, guys. Dahil napaka-critical niyan. Ang importante lang dyan ay huwag kang mabablangko. Huwag kang uubo or didighay kapag nagsasalita ka dyan. Kasi nandyan na nila ginegradean ang bawat sinasabi mo. Kuya Rene Boy, pwede ko po bang gayahin yung mga sagot nyo? Oo naman, pwedeng-pwede mga kaswabe. Pwedeng-pwede nyong gayahin to. Ang gawin nyo, practice nyo rin sa bahay ang versant na ito dahil ito ang traditional na versant na ginagamit ng halos lahat ng company pag nagpapaprocess sila ng versant. Pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong composition or kung meron kayong sariling sagot. Basta, tanda mo lang ang tatlong discarding itinuturo ni Kuya Rene Boy. Una sa lahat, loud and clear. Kailangan malakas at malinaw ang boses mo dahil process ng versant. Napaka-importante nito guys dahil dito bumabase ang computer. Dahil kapag hindi kanya narinig na nagsasalita or mahina ang boses mo, automatic markdown yun sa magiging grade mo. Pangalawa, common sense. Kung napansin nyo kanina, merong part ng versant na nagtatanong lang ng mga general knowledge o yung mga basic lang na tanong. Kagaya ng ano daw ang sinasalita o lingwahe sa Japan, which is Nihongo. Ilang piraso daw ng itlog ang meron sa isang dosena, syempre 12. Kumbaga parang kailangan lang dito is common sense lang talaga mga kaswabe. Pwede mo rin gamitan ng pulso kung ano sa tingin mo ang tamang sagot. Panghuling diskarte, lyrics ng kanta. Bakit nga pala namin kailangan yan, Kuya Rene Boy? Minsan, kailangan natin kumapit sa patalim. Hindi natin alam kung kailan tayo mabablanko. Kaya ang gawin mo is think of your favorite English song. Magagamit mo yan. Pwede rin mga English prayer na kabisado mo.
Ganito din kasi ang ginawa ko nung nag-apply ako sa previous company ko. Hindi ko akalain na mapapasa ko at perfect ang version ko nun. Ang ginawa ko sa huling dalawang tanong dun sa storytelling ay dinasalan ko lang ng Our Father. Nagtaka ako at na-perfect ko ang version. So guys, sinasabi ko sa inyo, proven yan. Pero hindi ko naman kayong hinihikayat na gayahin to. Share ko lang na effective talaga kapag ginawa mo rin itong diskarte. Number 3 natin. Isipin mo lang na si Kuya Rene Boy na dating construction worker ay isa na ngayong call center boy. Kahit hindi gaano magaling sa English na nag-apply ako, ay ginawa ko lang itong mga diskarte na to at syempre, sinamahan ko ng dasal. Kaya ako nakalusot at isa na akong ganap na call center agent ngayon. Kaya wag na wag na wag mong iisipin na bobo ka sa English or mahina ang utak mo kaswabe. Wag ganyan, mali yan. Isipin mo na lang para ito sa pamilya mo, para maiahon sila sa hirap at hindi na rin magtrabaho yung mama at papa mo. At syempre, lagi mong isasama si Lord tuwing nag-a-apply ka sa call center. So yun na nga mga kaswabe, makakatulog na ako at dito na nagtatapos ang lecture natin about sa versant. Sana nakatulong si Kuya Rene Boy. And kapag nakapasa ka, huwag na huwag ka namang makalimot na dumalaw dito sa channel ko at mag-comment ka lang para naman updated kami kung talaga bang effective itong mga itinuro ko rin sa inyo ngayon. Maraming salamat sa lahat na nagtitiwala at kung sino man ang mga nanonood dyan na bago pa lang dito sa aking channel ay huwag nang mag-atubili na i-click ang subscribe button para updated ka sa mga techniques at call center tips na ituturo ko pa sa mga susunod na araw. Yun lamang mga kaswabe. God bless us all.